Ang gagawin namin dito is full maintenance. Ah, ayun oh, pera mga ocha. So, ito na siya. Manifold dyan. Tsaka din throttle body. So, ang gagawin namin sa ganitong edad, kung ang motor mo ay 22,000, 20,000 lang. Throttle body cleaning na ang gagawin natin dyan, mga boss. Ayan, oh. So, magtataka kayo, napakadugo talagang palitan yan. No? Hindi slider fish yung cost ng dragging. Tandaan nyo, ha? Yung mga nag-DIY, yan, nag-adjust nila yan, tapos hindi na nila mababalik ng maya sa mga DIY. Sige. Ang ano nun, nag-normally close siya na agad. Itong part na yan, ito to. Yan, yung makinis na makinis. Iko-confirm ko kay sir, ha? Sir, hirap sarangkada, no? Ito naman, siguro sir, 110. Alam ba? So yun mga boss, tips lang. Itong Aerox, 20,000 na siya. Ang gagawin namin dito is full maintenance. Ayun, pera mga kotyan. So, ito na siya. Manifold dyan. Tsaka din throttle body. So, ang gagawin namin sa ganitong edad, kung ang motor mo ay 22,000, 20,000 lang. Throttle body cleaning na ang gagawin natin dyan, mga boss. Napapansin nyo, napakadumi yan. Ito yung tinatawag na manifold dyan, mga boss. Sisilipin natin kung gaano kadumi. So ngayon ang gagawin natin, may kasama kasing package na naglolo ko ang Aerox at saka NMAX at saka MS. Yung tinatawag nilang code 37. So yun ang ginagawa din namin dito ngayon na napag-aralan na po namin. Before kasi hindi talaga kami gumagawa nun kasi hindi namin alam. So may gamit na rin kami ditong smart garage. Yung smart garage siya, doon na namin nakukuha yung tamang adjust. Kasi manual to eh, manual siya eh. So itong part na to, ISC at saka to TPS. Bot yan, ililinis na rin namin siya package para hindi na siya magloko. So yung mga code 37 dyan, pwede nyo pong dalhin sa shop. Tapos kasama nun ay papalitan na rin natin siya ng fuel filter. So dito yung fuel filter niyan, mga boss, ito. Ayan, oh. So magtataka kayo, napakadugo talagang palitan niyan to. Ginagawa din namin yan, palit kami ng fuel filter, tapos throttle body cleaning at saka yung CVT. Tapos sa CVT naman, check natin yung dapat palitan, parang ganito ginagawa namin. Yan, ito CVT. Yan. Naka ano si sir o naka speed tuner. Check namin, mag start kami dyan sa ano, slider piece. Check namin yung slider piece. Kung maluwag na, pag maluwag na, papalitan natin. So again mga boss, ha, hindi slider fish yung cost ng dragging. Tandaan nyo, ha, hindi po slider fish yung cost ng dragging. Ang cost ng dragging ito, hindi ko sinasabi dragging itong bell ni Maso, ha. Yan, yung cost ng dragging ito po, papakita ko lang sa inyo bagya. Nakikita nyo po yung yan, oh. Pag sobrang kintab na ng bell nyo, ito maganda to. Nagda-dragging ba to, sir? Oh, yan. Si sir nagsabi, ano, speed tuner. Hindi nagda-dragging. Kasi, si sir kasi, naka-lining siya ng sun. Hindi siya nagda-dragging. Ang nagkukos ng dragging, yung sobrang kintab na itong bell. Pag makintab na yan, sa stock na lining nyo, dudulas na siya. Kaya nagda-dragging na. Yun po ang dragging. Hindi po slider fish yung cost ng dragging. Hindi po, hindi po. Tapos ito, chine-check namin mga boss. Ito. Yan, tingnan yung bola niya sir, medyo... may mga kanto na. Ilan lang naman yung may kanto. So yan yung mga chine-check namin. Tapos, ito ah, dumudulo ah. Eh no, dumudulo yung ano ni sir, oh.
Yan, nililid din namin dito. Medyo stress lang dito ng konti. Naglalak dito yung belt bago umangat. Pero the rest, pagdating dito, dire-diretso na ang angat. Maganda yung gitna dulo na itong pulley na to. Kay Maso din ba to? O, kay Maso din pala to. Ayan, isang set kay Maso. Yan. So, yun ang ginagawa namin dito sa full maintenance, panggili, chine-check namin lahat. Yung mga nag-DIY, yan, na-adjustan nila yan. Tapos, hindi na nila mababalik ng maya sa mga DIY. Sige. So, ang ano nun, nag-normally close siya na tagad. Normally close kasi ganyan. So, kapag nag-normally close yan, mataas yung minor nila. Nag-DIY sila, pero hindi nila naibalik ng maayos. Hmm. Akala nila, naikabit na nila ng maayos. Hmm. Hindi. Kahit naikabit nila ng maayos, kung hindi naman tumama yung timing nun, mag-a-adjust kasi si ECU niyan na normally close. So, mataas talaga idling. Hindi siya magbabago, taas lang, mataas lang talaga. Mataas lang talaga siya. Mga nasa 2,000 to 2,000 o 2,100 ang RPM niya. So, anong gagawin dyan ngayon? Iyan, lilinisin natin lahat, tapos yung ano, bagong ano natin, yung smart garage. Para ma-adjust, para matono ng maayos. I-reset lang muna natin gamit yung smart garage, tapos itotono natin ng maayos. Manually kasi ito eh. Kumbaga, sabi nila dun sa training ka nung linggo, wala talagang tamang timing to. Hanggat hindi yung nag-adjust ng maayos, hindi mawawala yung error na 37. So ito, pakita ko lang sa inyo. Ayan. So nakikita nyo yung part na to. Itong part na yan, ito to. Ayan, yung makinis na makinis. Iko-confirm ko kay Sir, ha? Sir, hirap sa arangkada, no? Naglalak kasi yan dito, naglalak. Bago umangat. So ang ginagawa namin, nilalagyan namin ng washer para lumayo ng konti, para pag binira ay maganda yung arangkada. Eh, naayusin pa namin to. Sir, oh, eto naman, siguro, sir, 110. Alata naman, sir, eh. Yung pulley mo, hindi dumudulo. Ang laki ng space po. Yan. So, yan, nire-read namin yung pulley. Kung hanggang saan lang yung takbo ng motor, patay arangkada. Eto, malakas to sa gitna. Malakas to sa gitna. Pag nilalaro mo, malakas yan. Pero pagdating ng duluan, mahirap na siya, you know, naglalak na siya. Ayan. Ito. Tamang combination lang ng bola, maganda dito. Tapos lagdag ng washer. Wala siyang washer. Hindi, naka-washer na siya eh. Ayan o. Magdadagdag tayo ng isa. Tapos mag-a-adjust tayo ng bola. Yun ang ginagawa namin dito, mga boss. Panggilid, tune. Yung tune namin, bago lumabas. Parang ginawa namin kay Jawo. Patingin niya ako ng lining. Pinit boss eh. Break that. So, ito yung sinasabi ko sa inyo yung nagda-dragging. Yan. Kita nyo. Merong mga lining sobrang kinis. Tignan mo, itong part na to hindi kumakain. So, yung regroup, ang ganda, ang kagandahan sa regroup, lahat yan tapyas. Lahat yan tapyas. Tapos, magpapalit din daw si sir ng revan. So, yan, papalitan. Papakita ko sa inyo mamaya yung kain niya. So yung set ni sir na bola 10-11. Ano to? Sa gitna to malakas. Kaso patay yung arangkada nito. So adjustin natin siya para maganda dumulo. So ayun na mga boss, nalinis na. Oh, tingnan mo yung loob. Open ko yung valve. Ha? Open ko yung valve. Open. Yun. So yun yung package ng full maintenance namin dito. Yun. Eh, yung isa. Ito? Oo. Oh. Ilinis na yan. Yun. Ilinis na ni Christian. Ibabalik niya na. Yun o. Oh. Eh. So ito yung aming regroup, mga boss. Oh. Yan. Basic sa akin yung loops. So available yung swap dito sa amin ng rig. So yun na siya, mga boss. Patapos na siya. Yan. Pag may problema motor nyo, ano ba mga code na mga problema? Code 12 na mahirap, diba? Code 12,
12 dito sa gilid ito. Yung prevent nila ito. Okay. Nila yung nasusunog. Yeah. Ano pa? Actually sa ISC kasi marami. Check natin yung ano. Kung may mga error code ang Aerox NMAX yung mga boss, dali nyo na. TikTok ka pa kasi nag-tiktok eh. Yung mga mahihirap. Ano, 37. 61. Saka pinakamahirap itakal dito itong 24. Auto-sensor yun. Dito so, kasi hindi nila napapansin na naglulus na yung auto-sensor. Dali na lang nila dito. Yung mga mahihirap na code, dali nila dito. So yun, sabi ni Christian, dali nyo na lang po dito. Katatapos lang nila, hindi pa tapos seminar nyo, di ba? May seminar silang inaatinan mga boss sa mga problema ng mga Aerox NMAX at saka mga Miyok. Sabit wala naman masyado, di ba? Cyclic wala masyado. Sa Honda wala masyado. Yan, wala masyadong problema. Mas common lang yung problema. Oh. Sa Honda kasi talagang palit, no? Pag nagkasira, palit. Sa Aerox NMAX, mga MX, pwedeng gawa ng paraan o kaya ayusin. So, yun. Hanggang dyan muna mga boss. Bisita na lang po kayo sa shop. Pag mga ganong error, hanapin nyo na lang si Christian. Thank you.